Ito sa Maynila, ito, siyempre ito ha, sabihin namin yung lagi Maynila ang inaano. Doon po kasi kami nakatira. Kaya mas magandang kami ang magbigay ng tawag nito. Halimbawa, yung nakikita natin. Mm-hmm. Kasi nga dahil sa dumadami yung mga nakapark na sasakyan sa Maynila, may ticket yan, may bayad. May bayad yan. Oo, nang araw wala namang bayad. May parking diary yan eh. Oo, yun may pahintulot na yun ng city hall ng Maynila. Nung araw, bawal talagang pumarada dyan sa mga kali. Pero pag nagbayad ka, hindi na bawal. Ganun. Pagka ulang bayad, bawal. Ano kaya nangyari doon sa policy na no garage, no car? Ah, wala eh. Yung pagbibili ka, hindi ka pagbebentahan ng kotse kung wala kang garahe. Wala. Ngayon, baliktad. Hindi ka bebentahan ng kotse kung may garahe ka. Ha? Kasi kailangan wala kang garahe para madaling masira yung kotse mo. O, naka-expose para bumili ka uli. Naka-expose sa parang ganun ang gusto nila eh. Oo. Di ba? Ayan yan. At saka ang mga financing ng mga sasakyan, madali na pong ma-avail yung mga utang ka ng mga utang. Mm. Kasi nga, tubo ng tubo yung interest. Noong araw, si Mayani Fernando, tupad niya yan sa Marikina. Talagang pag ang isang may kotse, walang garahe sa bahay, hindi pwede. Hindi pwedeng ibagarahin niya sa tapat ng bahay niya, sa kanya. Talaga ito. Uh-huh. Kaya nangyari, napilitan silang kahit maliit, nagpagawa sila ng garahe doon sa mga bahay nila. Oo, pero ngayon, wala. Parang nalimutan na yan eh. Oo. Then, ang kataka pa rin ako, dito sa LFTRV, di ba yung mga nauso dati, yung mga, yung van, yung parang taxi, dumami ng dumami yan eh. Akala ko sa airport lang yun eh. This time, itong saan ba connected to mga e-trike, e-sakay, tsaka yung mga angkas-angkas. May mga malalaking tao na ang balita natin involved dyan. Talagang meron na silang sarili-sariling mga negosyo, merong influence sa gobyerno, kaya biglang-bigla dumami yan. Kasi ang talagang plano, i-face out yung mga jeep eh. Yung mga jeep, mawawala sa kalye yan. Mm-hmm. Talagang napakatagal ng plano niya. Sa totoo lang, hindi lang ngayon niya. Kung ilang presidente na nga nagdaan, plano na yan. Na yung mga jeep na yan, alisin na sa lansangan. Sapagkat talagang lumalala ang trapiko dahil sa nagpapasikip lang yan. Sapagkat isang jeep, ilan lang ang laman. Samantalang kung yung malalaking van, marami nilalaman nun. Ang espasyong kinakain, kung pagsasama-samain ng mga jeep, isa lang nun. O, apat na jeep ang katumbas, sipin mo. Pero, sa laman ng pasahero. Pero yung bago ngayon sa Maynila, yung e-trike, ang charge, they charge 20 pesos. Dari, imikot lang dyan sa Divisoria, papuntang Quiapo lang. Ang sakay lang talaga doon, apat. Baluktot yung planong yun eh. Ha? Mm-hmm. Binabawal natin ng mga tricycle, pedicab sa hindi lang sa Maynila yan, sa iba rin mga syudad. Ibabawal mo yan tapos papayagan mo yung e-trike, di ba? Yes, e-trike. Di ganun din, tricycle din ang gugulo sa kali niyan. Nagpapasikip 'yan. Oh, tatlo rin ang gulong niya. Ilan lang ang laman niyan? Oh, supposed to be apat plus driver lima. Mm. Aba pati yung driver mayroong espasyo dala kabilaan. Oh. Kaya nagsisikip kayo dyan sa ibang mga lugar, miski dito sa ibang lugar dito sa Quezon City, dahil dyan sa mga e-trike na yan. Okay. Para rin mga tricycle.